Though I could be better than I've ever been, got friends, a family, and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every laugh we share today. Good evening mga palangga, good evening. Alas 6 na ng gabi mga palangga. Alam niyo, bagong gising ako, tapos naligo ako mga palangga. Nakatulog kami sa sofa kasi half day lang yung work ngayon ni Arto. Tapos nagpahinga lang kami sa bahay. Medyo malamig ngayon. Ngayon pa lang ako nakalabas mga palangga. Hala, tingnan niyo yung ating rhubarb oh. Marami na siyang ano, marami na siyang stem. Dahon, ayan, dito oh. Ito daw yung kinakain eh. Sabi ni Arto. Tapos, ayan. Ayan siya. Marami na siya mga palangga. Ayan, i-check natin yung ating garden. Wala akong... Itong video pala na to mga palangga. Mapapanood nyo ito bukas kung ma-upload ko siya. Thursday ngayon. Friday bukas. Always naman na fresh yung ating ano. Ating... Hello! Ating ano yun, video. Alam niyo mga palangga, tumangkad na yung aming kamatis. Ayan. Pero yung, tapos na mulaklak na rin yung beans ni Arto. Ito yung sweet pea niya. Pero alam niyo, naguri talaga ako dito sa aking okra mga palangga. Tingnan niyo oh. Tatakpan daw namin ito ni Arto mamaya. Kasi nga, malamig siya. Malamig na yung gabi. Ay! Mga palangga, mamamatay na ata itong aking ano. Bakit parang nalalanta siya? Ay, hindi ba? Yung ko, tatakpan daw namin ito sila mga palangga. Kasi, may nabili na si Artong ano, parang pang cover ba? Para mak keep yung warm nila kasi nga malamig. Hindi naman kasi maintindihan yung weather dito sa Finland. Uy, ang ano, alam nyo ba na summer na ngayon? Tapos pero malamig pa rin. Ayun, bukas magsabaw na talaga ako. Bibili ako ng karne sa Mikili kasi may pasok ako. Doon ako bibili ng karne. Ayan. Ay, ano ba yan? Nagyayelo talaga ang dahon niya mga palangga. Boy, eh. Ito pa, oh, may yelo din dito, oh. May yelo talaga ang dahon nila. Ay, mabuhay pa kaya ang mga okra ko? Ay, naku. Tatakpan namin ito ngayong gabi. Ayan, na-frozen talaga sila mga palangga. Ito yung aming pipino. Sana naman mabuhay ito sila. Parang kailangan na ata ito ng tubig. Magdilig ako konti. Ayun, ito yung ating garden ngayon mga palangga. Ito na yung ano ni Arto o yung pula niyang hala, tingnan nyo itong ano mga palangga o kamatis. Ay kamatis, yung sili na tawag nito labuyo. Patay na talaga siya mga palangga. Nasubrahan ata ng lamig kasi malamig ngayon eh. Na-prosen na naman sila. Ayan, oh. Ayan, mga palangga, oh. 10 degree. Diyos ko po. Ha? Very bad talaga. 10 degrees yung mga palangga. Itong ating spring onion, oh, lumalaki na. Yung salad. Ayan. Ano kaya ito no? Bungkal-bungkal tayo. Bungkal-bungkal natin. Tapos diligan natin sila. Ayan. Ano ko muna kayo? Uy, nasad ako sa tanim ko mga palangga. Uy, parang mamamatay sila sa sobrang lamig. Ano kaya ito no? Trial and error pa tong ating ginagawa. Trial and error. Iba naman kasi yung ano. Ano ba yan? Saan ko ba kayo ilalagay mga palangga? Iba naman kasi yung... Doon kasi sa atin mga palangga, no? Iba yung
yung ano, yung klima, tropical country talaga yung sa Pilipinas, kahit na, ay, shoot, 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 kahit na ano, yung, ano mo lang sila doon, itanim mo lang sila, abayaan mo lang sila, tutubo na sila, lalago na sila. Dito, kailangan mo talaga silang i-ano, i-maintain mga palangga, kasi yung klima nga, ayan, mag-ano tayo. Ito yung ating, ano nga ba ito? Ah, bagyo beans ito. Itong inaano ko, pinakalkal ko, bagyo beans. Ano to? Merong ano dito. Ano ba to? Talong salad. Parang salad to ah. Yung aking, alam nyo ba yung aking sweet potato na nanilibing dyan, oh? Wala talaga. Hindi talaga siya nagtubo, mga palangga. Iwan ko. Very sad talaga yung okra, uy. May napanood pala ako, mga palangga, sa video. Yung taga-Canada siya. Pero nakalimutan ko yung pangalan niya. Hindi ko siya napanood sa YouTube. Sa ano lang, sa Facebook Reels. Nagtatanim din siya ng mga gulay sa Canada. Ayan, dito tayo. Ang ginagawa niyang pampataba sa kanyang mga ano, mga tanim, yung ulo ng isda, yung mga bituka ng isda, tapos ano, nilalagyan niya ng asukal, tapos parang pre-preserve niya sa asukal, tapos hanggang sa matunaw yung mga ano doon, mga lamang loob ng isda, tapos yung ginagawa niyang pataba, mga palangga. I-try ko 'yan. Try ko 'yan na maggawa ng ganyan para next year may magamit tayong pampataba. Maganda yung mga halaman niya. Ang tataba, mga palangga. Ayan. Ito, oh. Ayan, ano ko na siya. Na ganyan-ganyan ko na siya. O, yung gilid niya ba? Ganyan-ganyan ko na. Bilis lumaki ng ano, no, ng talong. Ito naman, okra ito. Diyos ko naman. Sana naman mabuhay naman ang okra ko. Uy, ito pa naman yung, ito pa naman yung ano, crave ko talaga. Kahit mabuhay man lang ng mga 10 puno dyan. Ala. Nag-uri talaga ako. Ayan. Ihatid pala ako ni Arto bukas sa ano, sa school ko, mga palangga. Pero hindi yan na ako masundo kasi hindi ko na siya abalahin. May pupuntahan siya bukas sa Mikili. Idadrop niya na lang ako dun sa school ko. Tapos, bukas, ay ano, pagkahapon, kasi hanggang 3:30 yung klase ko. 11:30 hanggang 3:30, 11:30, 12, 1, 2, 3. 4 hours lang siya, mga palangga. Hina ko talaga sa mat. 4 hours lang siya, tapos, ano, ang bus ko na darating is 4:15 aalis ng Mikili. So ayan, 3:30 matapos yung aming school, kaya okay lang na hindi niya ako sunduin kasi may bus naman. Ayan. Ayan. Tapos back to work na naman ako sa Saturday, Sunday. Ayan, mga palangga, oh, yung okra na ano ko na siya, nakalkal-kalkal ko na siya. Ayan, oh. Ano na natin para... Ano kaya itong tumubo na to? Hindi ko lang siya pinano para makagulay yan. Ayan. Ano ko na siya. Nakalkalan ko na siya. Tapos, didiligan ko ito, mga palangga, ngayon. Kasi medyo tuyo na yung ating lupa. Ayan, dito naman tayo sa ano, sa pipino. Ano, malamig yung pakiramdam ko kasi basa pa yung buhok ko. Ayan, dito tayo sa ating pipino. Wait lang. Ay, hala, hala, hala. Ano yun? Ayan, dyan tayo. Dyan ko kayo lalagay. Sana naman maka-harvest ako dito sa aking tanim, mga palangga, kahit kunti lang. Meron yung ano,
Yung sinasabi ni Arto na pang pa-warm ng ano ba, ng greenhouse. Pero mahal naman yun sa kuryente, mga palangga. Kaya sabi ko sa kanya, wag na lang. I-ano na lang namin, i-maintain na lang namin yung halaman, tapos takpan na lang namin ba, para hindi siya ma-prusin. Malamig ngayon kasi doon sa Lapland, doon sa North Finland, nag-snow ngayon, mga palangga. Diba? Sobrang ano, sobrang crazy ng klima nila dito. Ayan. Didiligan ko ito sila, pero hindi yung masyadong basa. Nag-worry din ako dun sa ano ko, sa mais dun sa labas. Kalin natin yung lupa para ayan. Ayan na. Dito sa talong. Itong talong, malusog naman siya. Hindi ko alam kailan tayo makakahabis. Siguro makakahabis ako ng talong, mga palangga. Mga August, September. Iwan ko lang. Yung ukra ko talaga, mga palangga. Ito yung dahon niya. Ito yung baby niya na leaves. Dilaw ang tubo niya. Dilaw ang labas niya. Pero yung mga nauna niyang dahon, ito green naman. Diba? O ganyan talaga itong variety niya, mga palangga. Mag-yellow muna siya bago mag-green. Sana ganun nga. Para hindi naman ako kabahan. Ayan. Ay, akyat tayo. Ayan. Dito naman tayo. E, ganyan-ganyan ko lang yan. Talong ito eh. Kasi wala ng space dun sa isa. Medyo ano nga eh. Medyo makikitid yung mga tanim ko, mga palangga. Walang space. Pero kung sino lang yung makasurvive, kung sino lang yung makasurvive sa kanila, yun lang. Yun na ating makakain. Ayusin ko tong ano, tawag nito ay spring onion. Ayusin ko yan siya. Lagay ko muna kayo dito sa salad. Wait lang. Yan, sa salad na side. Tapos ayusin ko tong spring onion kasi nakahiga na siya sa lupa. Nilagyan natin siya ng lupa, mga palangga, para ayan. Lumalaki na yung ano niya. Yung mga ano nito, ito oh, yung mga dahon niya. Dahon ba tawag dyan? Bahala na yan. Ayan. Thank you pala, mga palangga, ha? Sa mga ano ninyo, sa pag-support ninyo sa aking vlogs, sana patuloy pa kayong mag-support. Tsaka, ano, malapit na akong mag-live sa YouTube. Wait lang, iharap ko nga kayo sa akin. Saan ko kasi kayo ilalagay? Wala naman kasing paglagayan, mga palangga. Malapit na akong mag-live sa YouTube, mga palangga. Doon ako pipili ng mga names na iraraffle ko sa mga magko-comments, ganyan. Tapos iraraffle ko yung pangalan niyo. Tapos bubunutin ko kung sino yung makakakuha ng 1,000 peso na GCash or pwede naman sa anong Palawan, Cebuana, Imloilier, ganyan. Dalawang tigwa 1,000 tapos isang 500 pesos. Yan. Yan lang muna, mga palangga, kasi alam nyo naman, wala pa tayong masyadong kita sa YouTube. Tsaka yung mga humihingi pala ng tulong sa akin, no? Pasensya na kayo, mga palangga, ha? Hindi pa muna ako makatulong ngayon. Kasi wala pa talaga.
Tsaka yung sahod ko sakto lang din sa ano, sa pamilya ko. Pero pag lumago na talaga yung ating YouTube, mga palangga, siguro naman makakapagbigay tayo ng pakunti-kunti, ganyan ba? Yan. Inaayos ko lang tong spring onion namin, mga palangga, para matayo siya ba? Kasi nakaano na siya eh, nakahiga na siya sa lupa. Yan. Uy. Si Arto tulog pa doon sa sala. Pinayaan ko lang siya munang matulog para makapagpahinga siya. Sa mga nagtatanong pala, mga palangga, kung saan yung tatay ng mga anak ko, mga palangga, nasa Pangasinan. May pamilya naman na yung iba, mga palangga, oy. Hindi ko na yun siya iniisturbo. Tsaka naka ano na ako, okay na yung buhay ko. Tsaka hindi ako naghahabol sa kanya ng ano, mga palangga, ng sustento, kasi hirap din naman yung buhay nun. May anak na rin yun sa ano, sa asawa niya. Kasal na ata sila eh. Ayan. Tsaka masaya ako, tsaka mga anak ko, kahit kami lang, masaya ako, mga palangga. Tagal na namin magkahiwalay, mga palangga. Mga ano na siguro, mga ilang taon na ba ang bunso ko? 12, mag 13. 13, mag 13 years na, uy! Kasi mag 13 na yung bunso ko eh. Mag 13 years na. Tsaka hindi na kami nagkikita mula nung magkahiwalay kami. Okay na yun. Kaysa naman magkita pa kami, baka sakit na naman ng ulo, di ba? Tsaka mga palangga, hindi ako kasal. Kaya wala akong problema kung sino man yung magiging karelasyon ko. Kasi wala nga akong, hindi nga ako kasal sa atin. Buti nga yun na hindi ako kinasal, kasi kung kinasal ako, sakit talaga ng ulo kasi yung ano eh, yung mga, pasensya na kayo ha, yung papa ng mga anak ko, sakit talaga ng ulo, mga palangga, kaya iniwan ko siya. Mas binuhay ko na lang mag-isa yung mga anak ko. Biruin nyo ano, nagkahiwalay kami, wala pang isang taon yung bunso, ngayon ano, mag 13 na. Kinaya ko naman, mga palangga. Kaya sa mga ano dyan na mga single mom dyan, kaya nyo yun, mga palangga. Kaya nyo yan, mga palangga. Fight lang tayo. Ay! Hala! Nahulog! Sorry, nahulog kayo. Ayan, nervyoso pa naman ako. Eh, pasensya na kayo ha. Nahulog kayo. Ayan. Sabi ko nga, sa mga single mom dyan, fight lang tayo, mga palangga. Darating din yung araw na masasabi natin sa sarili natin na very proud tayo sa sarili natin, kasi tinaguyod natin na mag-isa yung ating mga anak. Yan. Diba? Tsaka hindi ako nagsisisi, mga palangga, na naging single mom ako. Never, ever. Malago talaga tong ano oh, salad ni Arto oh. Pwede na siyang anuhin, mga palangga, harbisan. Di ba? Pinutulan niya na nga ito nung isang araw ng dahon, tapos kinain. Pero ayusin ko muna siya. Ayusin muna natin. Kasi, parang wala na siya sa ano, sa lupa. Nakita ko na yung ugat niya. Ayan. Parang may narinig akong kalabog. Ay, shoot! Ito pala. Ayan, dito naman tayo sa isang... Ito kasi, spring onion to na red.
Tapos itong isa, spring onion na white. Dito naman tayo. Medyo dry na talaga dito mga palangga. Oh. Kailangan na talaga siyang diligan. Sana ba yung pangkalkal ko? Oy? Ay, ito pala. Yung kamay. Parang kamay eh. Oh. Ayan. Diyan tayo. Diyan ko kayo lalagay. Yun nga. Yun yung life ko mga palangga. Saan ko ba kayo ilalagay? Ba't ang hirap? Ayan. Diyan na lang. Tapos, ito gawin natin itong upuan. Ayan. Yun. Parang payat siya dito. Sarap tong tili. Parsley ko, malago na rin. Alam ko pala magsalita ng ano mga palangga, ng panggalatok. medyo nakalimutan ko na nga siya eh. Pero pag naririnig ko siya mga palangga, nakakaintindi ako ng Pangalatok kasi tumira din ako sa Pangasinan. Yun. Mangantila, mga ganyan ba? At si, mga ganyan ba? Masarap yung ano doon, bangus. Tapos yung lagyan mo siya ng ano mga palangga, ng puso ng saging, tapos may baguong. Ang sarap nun. Pritong bangus. Ay! Sobrang sarap. Yung maliliit na bangus na priniprito. Sarap nun. Na-miss ko yun. Yung anak kong babae, sa Pangasinan siya pinanganak. Tapos yung bunso naman sa Mindanao. Ayan. Hindi naman na ako nagtatanim ng galit doon mga palangga sa papa ng mga anak ko. Dati parang ano, yung puot, galit, mga ganyan ba. Pero na-realize ko kung magagalit lang din ako, parang sinasayang ko lang yung energy ko mga palangga ba. Kasi wala naman akong patutunguhan kung magagalit ako. Wala naman akong makukuha. Ay, ayun. Kanya-kanyang buhay na lang kami. Yun. Nag-Hong Kong ako. Doon ako nagtrabaho para sustentuhan ko yung mga anak ko. Nag-ano ako sa Hong Kong. Nag-work ako for 10 years ata. Tapos hanggang sa itong opportunity na to, na nakapunta ako dito sa Finland, grinag ko talaga siya mga palangga. Kahit sobrang hirap. Yan lang. Sige, magdilig na tayo mga palangga. Ayan, naayos ko na yung spring onion dito. Naayos ko na siya. Ayan. Pinatayo ko lang siya mga palangga. Tapos, iano na natin yan. Tawag nito ay diligan. Pinatayo ko lang siya para maging stable siya ba. Tapos diligan na natin. Tapos yung tili natin, ayan, nabungkal ko na rin yung lupa. Tapos itong ating parsley. Ayan. Ating parsley, oh. Punta muna ako sa loob mga palangga. Dagdagan ko yung tubig. Ano ba yung buhok ko eh? Tali ko din yung buhok ko. Wait lang. Hello! Hello mga palangga. I'm back. Ayusin nga muna natin itong buhok natin. Uy. Ayan. Wait lang. May pantali ako dito eh. Ayan na. Nakakuha na ako ng tubig mga palangga. Tapos si Arto gising na rin siya. Baka pupunta din siya dito sa garden.
Hindi ko lang alam. Tingnan ko nga. Ayan, pwede na siguro yan. Bahala na yan eh. Hindi talaga ako pala ayon sa sarili ko mga palangga. Ayan o, nakakuha na ako ng tubig mga palangga. Ito, isang ganito. Ayan, tapos ito, puno din to. Ito, gagamitin ko dito. Ang spray. Diyan lang kayo mga palangga ha. Tignan nyo lang ako. Ayan. Alam nyo ba mga palangga na binabasa ni Arto araw-araw yung mga comments ninyo at natutuwa siya kasi natatranslate sa ano niya eh, sa cellphone niya yung mga comments. Natutuwa siya sa mga comments ninyo mga palangga. Ayun na nga, yung sabi ng may nag-comments na baka ayaw na daw ni Arto magkaanak kasi nga matanda na siya. O totoo yun mga palangga kasi hindi naman kasi ano sa kanila yung mga bata dito mga palangga. Mas okay na sa kanila yung may alaga silang aso. Ganyan. Tsaka okay naman na kay Arto kasi may dalawang anak na siya. May dalawang anak na rin ako. Parang mag-enjoy na lang kami mga palangga ba? Magkasama kami. Ayan. Gustuhin na natin magkaanak tayo ng ano ng ibang lahi. Huwag no. Tsaka matanda na ako mga palangga. 38 years old na ako. Ano pala yung ano namin mga palangga age gap namin? 20 years. Ayan. 20 years yung ano age gap. 38 years old na ako mga palangga. Ayan. Hello! Andito na siya. Look what I did. I do like this. This. No. Soil. Ayan. What? We just put that there. Maybe here too. Why? Is it negative tonight? Near negative? Uy eh, lamig daw mo yung gabi mga palangga. Onko sulla sukset, eiku sakset? Sakset, not here. Wala ditong ano, gunting. Close please! Kitos! Ayan. Yung mga herbs natin mga palangga, spray lang natin yan. Ayoko kasi na ma-over sila ng water. Baka mamatay. Tatakpan din daw ni Arto yung mais namin. Kasi nga, masyadong malamig naman yung gabi mga palangga. Kaya siguro nagdidilaw yung aking okra kasi sa madaling araw, ano talaga siya, malamig. Minsan nga yung summer nila dito mga palangga. Ano pa lang kasi ngayon, parang spring pa lang nila. Pero nagsa-start na yung summer. 10 degree, 9 degree, 5 degree. Summer ba yun? Hindi naman yung summer all. Ay, nakapagod naman to eh. Yes. Ayan. Fresh na yung ating mga ano, kanim. Didiligan ko yung paprika tsaka yung okra doon. Pero hindi ko siya yung sa okra, hindi ko siya idadirect sa puno mismo. Yung pagdilig ko. Ayan. Bakit nandito tong cellphone ko eh? Oops. Okay. Magdilig na tayo mga palangga. Ay. Aray ko. Ayan ito. Yung ating paprika. It's my lately, got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold.
heroes have been forgotten. Our heroes, so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they got old. Our heroes, so they got old. Our heroes, so they got old. Smiles they fade because her daughter only visits once a month. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one. Alam niyo mga palangga nag-snow. Ayan o, tingnan niyo. Crazy. Ayan o. Nag-snow talaga mga palangga. Tinakpan na ni Arte yung aking mais. Nag-snow. Nag-snow talaga siya. Kaya pala may naririnig akong mga ano dyan, oh. Sa ano, sa bubong. Snow pala yun. Yung ice ba? Ayan. Tuloy na natin yung pag-delay kasi papasok na ako sa... Ayan. Naririnig nyo ba yan mga palangga? Naririnig nyo? Ayan. Nahulog na yung mga ice. Ayan na. Ayan na mga palangga, nadiligan ko na. Ayan. Good night everybody. Yung ating ano kamatis kasi diniligan niya ni Arto nung isang araw. Hindi na muna natin siya didiligan kasi baka maano na naman siya. Dilaw na naman niya. Ayan. Papasok na ako mga palangga sa bahay kasi sobrang lamig. Baka magkasakit tayo nito. Ilagay ko yan dito. Ito. Tapos ito mamaya oh. Ilalagay namin yan dito. Kukumutan namin sila mga palangga. Boy, ay. Mag-snow talaga. Sige talaga yung snow yung mga palangga. Hindi siya snow. Parang ice yung mga palangga na nahuhulog. Ayan oh. Ayan oh. Ice siya. Tapos matutunaw na lang siya. Ayan. Kitang-kita nyo yan, oh. Ayan. Ito, oh. Pag hinawakan mo, tunaw agad. Ito, malaki. Ito, malaki mga palangga. Ayan. Ayan siya. Diba? Tibay. Tibay talaga yung ano dito. Yung, tawag nito, eh. Yung weather dito. Ay! Papasok na ako kasi para akong anuhin. Kukurugin. Ano yun? Yung ano ba? Mangisay. Para ako mangingisay. Ayan. Hello mga palangga. Okay, I open. Okay. Uy. Ito na yung beef mga palangga o yung isang pack ng beef. Hinati lang ni Arto kasi i-frozen namin yung kalahati. Yung isa naluto na namin kagabi. Tapos ito, gumagawa na siya ng... Is that good? Tapa. Yes, yes, yes. You're very good, my love. Ayan o. Gumagawa na siya ng tapa mga palangga. It's okay like this big, my love. Not long. Not... Okay, yeah. I take like this. Yes. Yeah. Ako sana maghiwa niyan mga palangga. Kaso sabi niya, siya lang daw. Kasi baka mahiwa ko daw yung aking kamay. Ayan. Tapos titimplahan natin yan ng tuyo. Ano pa ba? Garlic. Yung ano niya oh. Plastic niya.
that good? Mm-hmm. Yes, very good. Mga palangga, ito na yung na-slice ni Arto, oh. Ayan, i-ano ko na siya. Lagyan ko na siya ng, lagay ko dito. Tapos, lagyan ko na siya ng, yung comment ni, sino ba yung nag-comment? Kita ko na yun. Si Rowena Cordova, dai, thank you sa iyong comment. Kasi, yun. And, oyster sauce, garlic. You guys, here. How much? Yeah. Maybe I add more. I add some more. Yes. Maybe I add some more. Yes. Have we garlic? Yeah, we have. Yes. Thank you kay Inday Rowena Cordova. Ayan. Gagayahin ko yung sinabi mo. Pero wala akong Sprite, mga palangga. Maybe you put that and... Yes. Yeah. Put that there first, that. Oh, what do you mean? Yeah, I put this one first here. Put this one first here. Mixie. No, maybe, hey, mix. You can go here. Where? Bigger. Okay, yeah, okay. Dito ko daw ilagay mga palangga. Yep. Ayan. Salt, pepper, and what? No, I don't need. Only... She said only... Ay! Uy! Hamburger! She said only... garlic, oyster sauce, and sugar. And she said I put Sprite, but we don't have Sprite. Sprite? Yeah, the like Coke. Yeah. And marinate for 1 hour or maybe the next day. Maybe a little bit lemon juice. Yo. Like this. Mm-hmm. Because Sprite is acid. Lemon, but it's acid. Okay. Put here. Yo. I put this. Okay. Now, ilagay na natin ito. Yan. Nagasa na ito siya mga palangga bago ini-slice ni ano ni Arto. Ayan. Tapos ano ba? Tansya-tansyahin ko lang ba tong ano? Mister kam dito eh. Ito yung garlic. Minced garlic natin. Ano to? Ubusin ko na to oh. Pero parang kulang to siya. Tingnan natin. Pag kulang, magpa-mince tayo kay Arto. Eh, pero parang sakto lang. Ayan. Tapos, ayan na siya mga palangga. May garlic na siya. Siguro lagyan ko rin siya ng ano, ng paminta, kunti. Tapos, how much you need that? Maybe two tablespoons. Can I have spoon? May lab. I want spoon. Yes. Wala kasi hindi naman kasi sinabi ni Inday ano? Inday Rowena Cordova kung ilang ilang spoon ba yung ilalagay natin kaya tansyahin na lang natin mga palangga. Ayan. Hanggang sa mag ano siya. Manuot siya doon sa ating karne. Yun. Dalawa lang muna. Tapos sugar din, dalawa. Uy! I love... It's Filipino breakfast, you know? With fried rice. Diba mga palangga? With potato. Ayan. Tapos. Okay. Uy! It's good with potato. Ayan. Not pepper.
No. Yeah, maybe I put pepper. The powder one now. Powder. Yes, powder. This. Yeah, I think. Yeah. No, it's white pepper. Then black pepper. Yeah, yeah. Yo. Lagyan natin ng kunting paminta, mga palangga. Kunti lang. Ayan. Wala, wala na akong battery. Ito na siya, mga palangga. Tapos ilalagay ko na siya sa ref. Tapos try ko siya bukas. Ayan. Ayan na ni Arto. Lagyan niya na ng cling wrap. Tapos ilagay sa ref. Ay, shoot! Puno yung ako. Wala nang space. Too small. Kitos, my love. Hola, hiba, and then mita. I'm doing nothing. You slice the beef. And ko na yung vlog ko for today, mga palangga. Thank you for watching and see you on my next one. Bye! Say bye-bye, my love. Hey.